Grabe din is all over my FYP. So sabi ni Donalyn, bakit may isa dahil back to work na? Di ba dapat masaya ka kasi may chance ka na pagandahin buhay mo at ng pamilya? Trip ko pa nga may work ng January 1 dahil superstition ko may work ako buong taon pag ganon. Dapat grateful kasi may work. If work makes you unhappy, I hope you find a job that will. Anyway, this is just a reminder that having a job is a blessing best. Change mindset, it's 2023. Kung nakita mo yung mga reaksyon na pinakita namin dyan, mapapansin mo, no, na ang dami na naman ang nagagalit kay Donalyn Bartolome. Of course, kung marami nagagalit, marami pa rin naman kasing nagde-defend sa kanya. At yan ang pag-uusapan natin ngayong araw, ha? However, magpapaka-honest ako, hindi ako fan ni Donalyn talaga, pero I am somewhere in between dito sa aking reaction ngayong araw, sa aking opinion. Sa totoo lang, pagkabukas ko ng Facebook, talagang puro Donalyn agad talaga, no? Kakabalik lang natin sa trabaho lahat. Siya talaga yung nakalagay, ang daming memes, ang daming galit na galit. Yung main pop girls, puro siya yung laman. Ano ba kasi talaga yung nangyari? For the third time, ito meron tayong post dito na nakalagay, for the third time in a small amount of time, Donalyn posted something that offended a lot of people. Pag-uusapan natin yan. Pero bago ang lahat ng yan, meron tayong Realme C30 giveaway. Extended to hanggang sa Sunday. Sa Sunday na po namin ipopost instead of January 6 para maraming makahabol. Mag-like, subscribe, notification bell lang kayo. Tapos sagutin nyo yung question of the day natin. Punta na tayo. So nakita ko tong meme na to. Pakita natin yan, ha. Sila talaga agad yung bungad nung 2023. Pakita natin yan. Ang dami agad. Sabi dito, narito na ang mga nominado sa unang linggo ng 2023. Naiya, hindi ko alam kung nangyari dyan. Yawi, hindi ko rin po alam kung ano nangyari dyan. BPI, may idea. Kung McCoy de Leon, may idea rin ako. At si Donalyn Bartolome. Mag-aano lang ako, no? Hindi ko sinasabing tama lahat na nangyari ng yan. Pero ang laking relief kumpara sa huling dalawa, tatlong taon. Kasi pagpasok pa lang ng taonan, ang daming masasama talaga na may mga nangangamatay, may sumabog na vulkan, may mga kilalang nawala. Ngayon, at least puro chismis na lang ba? Hindi ko sinasabi tama at mali yung mga ginagawa ng iba dito, ha? Pero ang laki ng relief. Ayun yung aking ano lang naman, opinion lang naman. Diba? Pansin nyo ba? Eto na yung post. Titignan na natin yung post ngayon na dahilan kung bakit gigil. Nagigil ang sangkatauhan sa earth. Tignan natin! Ito kasi yung pinost ni Donalyn. Bakit may sad dahil back to work na? Diba dapat masaya ka kasi may chance ka na pagandahin buhay mo at ng pamilya mo? Trip ko pa nga may work ng January dahil superstition ko may work ako buong taon dapat pag ganon. Dapat grateful kasi may work. If work makes you unhappy, I hope you find a job that will. Anyway, this is just a reminder that having a job is a blessing. Best, change mindset. It's 2023 at ayun na nga po. Gigil na gigil na yung iba. Ito yung mga yung nakita kong mga comment ng mga tao. Hindi pa ito yung opinion ko, pero ito yung nakikita kong naging violenting reaction nila. Una, hindi raw alam ni Donalyn kung anong feeling ng magtrabaho bilang isang minimum wage earner. Malayo kasi talaga ang discrepancy. Isang kahig, isang tuka, di ba? Ganon. Pag hindi ka kumilos, wala kang kakainin. Unlike bilang isang influencer na ang laki ng kikita mo, trabaho ko lang ng isang araw, buhay ka na ng tatlong buwan, apat na buwan, limang buwan, di ba? That's the truth kasi. Pangalawa, di hamak na mas malaki kinikita ni Donalyn sa pagtatrabaho sa isang araw. Nabanggit ko na nga kanina. Pangatlo, marami ang mga tao na nagtatrabaho knowing na ubus din agad yung kinikita nila sa araw na yon. Kaya nakakatamad magtrabaho. Naiintindihan ko to personally. Minsan naiiyak na lang talaga. May panahon na naiiyak ako kasi parang kahit anong pagod ko sa trabaho, parang wala improvement yung buhay ko. Nakakaloka. Number 4, may karapatan naman daw talagang maging malungkot ang mga magbabalik trabaho dahil hindi lahat, no, nakakasama yung mga pamilya nila sa mga pagbakasyon lang, pag Christmas vacation, kaya malungkot sila. Number 5, hindi daw kasi lahat masaya sa trabaho. Maraming tao ang naaabuso sa trabaho nila at walang choice kundi pumasok. Eto, na-feel ko rin yan. Ganun talaga. Ay, lahat naman tayo ma-feel yan in one way or another bilang adults. Yan yung gist ng mga reaction ng mga tao. So yung post na yan, naging sobrang laki! Sobrang laki na ang dami ng mga kilalang mga personalities online na talagang nagbigay din ng opinion nila.
Isa dyan, no? Si Rendon Labrador. Na nakilala natin talagang medyo vocal din sa pagsasalita online. Ito yung sabi niya. Hindi ko to kilala, pero paano kung abot ng 16 million followers yung ganito katanga? Hindi naman porkit talungkot ka, hindi ka nag-grateful. Hindi ka kasi makakaramdam ng saya kapag ang kinikita mo pang survive lang sa pang-araw-araw. Basahin mo ulit para magets mo. Sa ngayon, wala pa ako nakikitang follow-up from Donalyn, no? Kung paano siya magda-damage control dito. Pero, ang daming nag-a-agree with Rendon Labrador for once na dahil dyan sa sinabi niyang yan. I think yan talaga tayo lahat eh. Kung naranasan natin, ako naranasan ko yung 8,000 lang yung sweldo ko, te. 8,000 isang buwan, yun yung una kong trabaho. Naloka talaga ako sa buhay ko. Parang ako pa yung nag-aabot na sa pamasahe ko. Parang ganon. Tapos mag-aabot ka pa sa pamilya mo. Wala na talagang nangyayari sa earth. So I think yun yung hindi rin, yung perspective na hindi rin magigets na marami. Kasi hindi rin nila na-experience. Oh, eto na! After yan, may nag-comment kay Donalyn. May follow-up, no? At dahil dito, lalo siyang kinutya ng mga tao. Ito yung comment na yon. Sorry po, pero dumating din ako sa point ng sobrang baba ang sweldo. Tapos hindi pa regular. Pero hindi ako tumigil. Huwag na natin gamitin yung minimum wage issue. May ancestors ako na mababa pa noon sa minimum, but that didn't stop them. Ayan lang, medyo weird lang din sa akin itong komento na ito ni Donalyn. Pero tignan natin. Itong ancestors na to, no? Pakita natin dito. Yung main pop girls, yun talaga. Sila talaga. Puro ancestors memes yung nakikita ko talaga. Ang dami. So, punta na tayo sa aking opinion, ha? Sabi nila kasi, no? Ito ay toxic positivity. So, mga hindi na, parang ano ba? Parang pinipilit natin tignan na maganda or positibo yung isang bagay na hindi naman talaga, which invalidates kung ano yung totoong nangyayari, kung ano yung totoong nararamdaman ng isang tao. Ganon siya. Eto na tayo. What do I really think about this? Disclaimer, I don't hate Donalyn. I think actually hanga ako sa kanya kasi sobrang vocal niya at napakarami niyang fans, di ba? Napakaganda, talented. Hanga ako sa kanya, sa totoo lang. Naniniwala ako. Sa mga bashers naman ni Donalyn, ha. Huwag niyo kawayan. Naniniwala rin naman ako na maganda yung intention ni Donalyn for posting this, no? Matalinong tao to at hindi to magpo-post ng bagay na ikakalugmok niya. Naniniwala ako na mindset niya talaga yan na working girl ganon, di ba? Na boss girl. Kaya successful din siya. Totoo, pinaniniwalaan ko yan. However, here's the thing. Hot take ko ito at feeling ko magagalit sa akin. Pero Donalyn presented her thoughts in a way that invalidates feelings. Oo, medyo nag-agree ako na medyo toxic positivity nga. But I think, no, the problem lang talaga is she could have worded it better. Kasi ginamit na natin yung salitang invalidate, di ba? Parang sabi niya kasi na ungrateful ka, parang ganon. If I was to word it better, pakinggan niyo ako, ha? Ganda sasabihin ko na, uy, sana mas appreciative tayo sa mga trabaho natin. Alam kong para sa iba mas mahirap, para sa iba hindi masaya. Pero blessing pa rin ito kasi sa trabaho natin, no, nabibigay natin, no, yung pangangailangan natin at pangangailangan ng mga tao na umaasa sa atin. I think that's how I would have worded it. Sa tingin niyo ba mas okay yung ganon? I-comment niyo sa ilalim. Kung hindi, bash niyo din ako. Pero that's how I would have worded it. And I think na if naayos niya lang yun, hindi siya mababash. No. Kasi marami talagang na-trigger dahil nararamdaman ko rin yung nafe-feel ko rin na marami talagang ayaw talagang bumalik sa trabaho, malungkot talaga sa pagbalik sa trabaho. Pagod tayong lahat eh! Pagod tayong lahat kahit nagbakasyon tayo. Yung mga adults na pagod lalo, naubusan ng pera dahil sa mga festivities, sa pagbibigay ng regalo, lalo lang tayo naubos nung ano. Kaya nagigets ko talaga yon, nagigets ko kung saan nanggagaling ang mga tao. Anyways, para sa ating question of the day, no? At yung ating Bill Misitor test giveaway, nasa ilalim ng mechanics, like, subscribe, at sagutin nyo to. Na-offend ba kayo sa sinabi ni Donalyn? Sa tingin nyo ba, out of touch talaga siya sa realidad gaya ng sinasabi ng mga kumukutya sa kanya? O sa tingin mo, bilang isang fan, na nagkamali lang siya sa pagbibigay ng salita, na pag-word dun sa kanyang statement?
I-comment mo yan sa ilalim ha. So yun lamang po. Ito si Clara, the third, nagpapaalam. Ayun, so for me, thoughts ko lang to ha. It doesn't mean that you're ungrateful just because nasasad ka na back to work na. Alam mo yun. May mga iba na tuwing holidays lang sila nakaka-uwi sa pamilya nila. Kaya they feel sad na back to work na kasi ibig sabihin nun, iiwan na naman nila yung family nila. May iba naman, alam mo yun, kasi iba-iba naman yung work natin eh. And may mga iba na toxic yung workplace nila, yung work environment. Na nalulungkot sila, nababalik sila uli dun. May mga iba naman, alam mo yun, sobrang pagod sila sa trabaho. Na parang sobrang iksi ng holiday break for them. Kaya nalulungkot sila. Kasi it's true naman na if you have a job, dapat we're happy na at least kumikita tayo ng pera. Alam mo yun. Pero alam mo yun, iba-iba tayo. We have our own beliefs and stuff like that. And chika ko lang, no? Nung nag-i-intern ako as a pastry chef before, pag sa kusina ka kasi, walang holiday-holiday, be. Kung ano yung binigay na day off sa'yo, yun na yun. Kung ipasok ka ng Pasko, sorry na lang, alam mo yun. Na may mga times na parang ayoko na pumasok, pagod na pagod na ako. So feeling ko, may mga ibang tao na ganun din yung feeling. Tapos isipin mo pa yung ibang mga tao na hindi naman ganun kataasan yung sweldo. Hindi siya nakaka-motivate, alam mo yun. So ayun, share ko lang, yun lang yung thoughts ko.